Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kanina pa masama ang tingin sa kanila ni Jethro, pero deadma lang siya. Hindi niya ito pinapansin. Hindi niya rin naman maiwan si Migo dahil natatakot siya na baka bigla na lang itong bugbugin ni Jethro kapag nalingat siya. Sa nipis ng katawan ni Migo, baka swerte na ito kung magbabakasyon lang sa hospital. Nakatingin pa rin siya sa akin. Bulong sa kanya ni Migo, halatang kinakabahan. Nakatambay sila sa kubo na ipinagawa ng papa niya para sa kanya. Madalas kasi siyang tumambay sa labas at nag-aalala ito na baka mahamugan siya. Napalingon naman siya kay Jethro na ngayon ay gigil na nagsisibak ng kahoy habang pasulyap-sulyap sa kinaroroonan nila. Napapalunok naman siya habang hindi rin magawang alisin ang paningin sa asawa. Nakahubad-baro ito at ang pantalon lamang ang suot. Tumutulo ang pawis nito sa dibdib pababa sa abs nito, nangingintab din sa pawis. Bawat angat ni Jethro ng palakol para sibakin ang kahoy ay lumalabas ang mga muscles nito sa braso. Nakagat niya ang labi at pilit na iniiwasan dito ang tingin nang magawi sa kanya ang mga mata nito. Huwag mo nalang pansinin. Baling naman niya kay Migo. Ngumiti naman ito sa kanya at iniabot ang binalatan nitong dalandan. Salamat. Wika niya dito. Nanatili sila roon hanggang sa hindi na nakatiis si Jethro at lumapit na sa kanila. Hapon na, hindi ka pa ba papasok? Magkasalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Mahamog na. Naipaikot na lang niya ang mga mata para itong papa niya na takot siyang mahamugan. Uuwi na ako, Jade. Bulong naman sa kanya ni Migo. Masama naman itong tiningnan ni Jethro. Kaya napapitlag pa si Migo bago nagmamadaling bumaba sa kubo. Napailing na lang siya. Halos tupiin na nito ang sarili sa sobrang takot kay Jethro para lang makadaan sa harapan nito. Padabog na tumayo siya at siya naman ang bumaba ng kubo. Inalalayan pa siya ni Jethro nang makababa siya. Napayuko siya at hinayaang malaglag sa mukha niya ang buhok niya para maitago niya ang pagkagat niya sa ibabang labi niya. Agad na inagaw niya kay Jethro ang braso niya nang makababa siya ng ayos at walang lingon-lingon nagnaglakad papasok sa loob ng bahay. Hindi niya pinapansin ang papa niya na nagtatakang nakasunod ang tingin sa kanya hanggang sa makapasok siya sa kwarto niya. Sumandal siya sa pintuan ng maisara niya iyon at sinapo ang dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Para siyang nagpapapalpitate dahil lang sa hinawakan siya ni Jethro na ipaypay niya ang kamay sa mukha dahil ang init at nagiinit siya. Natitilihang napaayos siya ng tayo at mabilis na kinagalitan ang kanyang sarili. Hindi pa siya nakontento at hinila pa niya ang buhok niya. Bakit kasi kailangan ang hat niya habang nagsisibak ng kahoy? At bakit niya kailangang magsibak pa? May stub naman, wisit. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Han, napapitlag siya na marinig ang boses ni Jethro sa kabilang bahagi ng pintuan. Bakit pati boses niya paos at nanlalandi? Oh, for the love God. Jade, stop lusting over your fucking husband. Gigil na pagalit niya sa kanyang sarili. Han, may kausap ka ba dyan? Shit, nandyan pa yung fuck. Buksan mo nga tong pintuan. Sigaw nito sa labas sabay sunod-sunod na malalakas na mga katok. Napaatras siya dahil feeling niya binabalyan na nito ang pintuan niya. Inis na binuksan niya ang pintuan. Napaka-aray! Naputol ang sasabihin niya. At napaaray siya nang magkauntugan sila sa noo. Namilog ang mga mata ni Jethro sa gulat. Mabilis siya nitong inalalayan dahil muntik na siya matumba. Nahilo siya at nahipon niyang may bukol siya. Napamura naman ito. Han, I'm sorry. I'm so sorry. Come here. Inalalayan siya nito para makaupo siya sa kama. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Nahiga siya sa kama dahil umiikot ang paningin niya.
Nang bumalik si Jethro, may dala na itong ice pack. Agad itong naupo sa tabi niya at marahang inilagay ang ice pack sa noon niya. Muli itong napamura. "I'm really sorry, Han." Marahang bulong nito sa kanya at hinimas-himas pa ang noon niya. Tinanggal ni Jethro ang ice pack sa noon niya, saka ito yumuko at hinipan ang bukol niya. Halos maduling niya nang tumapat ang labi niya, ang Adam apple ni Jethro. Halos malasahan na niya ito, idagdag pa, nadikit na dikit sa katawan niya ang pawisan nitong dibdib. Natatarantang itinulak niya si Jethro. Hindi nito inaasahan ang gagawin niya, kaya nawalan ito ng balanse at nalaglag sa kama. Sapo-sapo niya naman ang dibdib dahil sa bilis ng pintig ng puso niya. Kunti na lang, kunting-kunti na lang, magmamakaawa na siya kay Jethro na hagkansiyan nito. Napapikit siya ng mariin, parang damang-dama niya pa ang pawisan nitong katawan sa katawan niya. Nakakahiya talaga. Sigaw ng kanyang isipan. "Ouch!" Narinig niyang daing ni Jethro. Napalingon siya dito at nakita niyang hawak-hawak nito ang nasaktang balakang. "Why did you do that?" Magkasalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Nag-init naman ang pisngi niya at mabilis na nag-isip ng maidadahilan. Hindi niya pwedeng aminin na natatakot siyang baka makalimot siya at maisipan niyang magmakaawa dito. Wala siyang balak ipahiya ang sarili, kaya mabilis na nagsinungaling. "Nanditira ako sa iyo." Gusto niya sanang sabihin na sa pawis nito pero baka asarin lang siya nito. Na noon nga kahit laway nito ay nilulunok niya kapag naghahalikan sila. Umawang ang labi ni Jethro, halatang nagulat at nasaktan dahil sa sinabi niya. Napalunok ito at yumuko na lang. Walang kahit na ano ang lumabas sa labi nito. Kaya miski siya, hindi na rin nakaimik dahil baka kung ano ang masabi niya na mas lalo niyang ikapahamak. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Nahiga na lang siya at tumalikod patagilid kay Jethro. Hili niyang sana'y huwag na itong magtanong ng kung ano-ano at lumabas na lamang. Maya-maya pa, narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jethro at ang mga yabag nito palabas ng kwarto niya. Hindi niya namalayo na nakatulog na pala siya. Kinapan niya ang noon niya at nagpasalamat na hindi masyadong bumukol ang bukol niya. Bumangon siya at tumingin sa bedside table kung nasaan ang alarm clock niya nang matigilan siya. Nakita niya roon ang ice pack na hawak-hawak ni Jethro na kanina'y mapait siyang napangiti nang maalala si Jethro. Bumuntong hininga na lang siya at tumayo na. Nagtungo siya sa banyo para maghilamos. Alas 6 na ng gabi at paniguradong maghahapon na. Nagugutom na rin kasi siya. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa kusina. Napadta naman siya nang imbis na ang tita o ang papa niya ang makita niya sa kusina ay si Jethro ang nakita niya. Naka-board shorts na ito at t-shirt. May suot din itong apron. Nang maramdaman nito ang presensya niya, nakangiti siya nitong nilingon. "Gutom ka na?" Malambing na tanong nito. "Sandali na lang ito." "Oh, gising ka na pala anak. Nagluto ang asawa mo, halika na dito sa mesa." Wika ng papa niya, nakapapasok lang sa kusina, kasunod ang tita niya. Gusto niya sanang lumabas ng kusina at bumalik na lang ulit sa silid niya para matulog pero hindi na niya nagawa pa dahil inalalayan siya ng kanyang papa na maupo. Para naman siyang nasosuffocate, nagbabara ang lalamunan niya dahil may kirot sa dibdib niya habang nakikita niya si Jethro na inaasikaso ang pagkain niya. Yumuko siya para itago ang nangingilid ng mga luha niya. "Ayaw mo ba ng luto ko?" Bulong ni Jethro sa kanya nang mapansin nito na hindi niya ginagalaw ang pagkain niya. "Anak, kain ka na. Aba, ang mga apo ko baka gutom na sila. Masarap palang magluto itong si Jethro." Wika ng papa niya. Puring-puri nito ang luto ni Jethro. Napipilitan niya namang kinuha ang kutsara at tinidor para tigilan na siya ng papa niya. Sumandok siya ng ulam at ng kanin. Nanginginig ang baba niya at isinubo iyon. Masarap nga. "Han," malungkot na tawag sa kanya ni Jethro nang makita nitong napaiyak siya. Tinangka nitong hawakan ang kamay niya pero inilayo niya dito. Kaya hindi sinasadyang natabig niya ang kubyertos at nalaglag sa sahig.
Natigil sa pagkukwentuhan ang tita at ang papa niya, nang bigla na siyang tumayo, na natili pa rin na kayo ko para itago ang mukha sa mga ito. "Excuse me, busog na po ako." Aniya at mabilis nang tumalikod. Hindi niya pinansin ang papa niya kahit tinatawag siya nito. Pumasok siya sa kwarto niya at sumubsob sa kama. Doon niya ibinuhos ang lahat ng luha niya. "Bakit ba kasi kailangan nandito pa si Jethro? At bakit ba kasi kailangan niyang paulit-ulit na nasasaktan kapag nakikita ito at nakakasama sa iisang lugar?" Nagpasya siyang lumabas at nagtungo sa tabing dagat kahit gabi na. Nagpasalamat na lang siya na hindi siya napansin ng papa niya nang lumabas siya. Gusto niya mapag-isa, huminga sa lahat ng sakit na unti-unting bumabalik sa kanya. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang malamig na hangin. Payapa ang alon, maliwanag ang buwan na tumatanglaw sa buong karagatan. Tumingala siya sa langit para pagmasdan ang mga bituin, pero naramdaman niya ang paglandas ng mga luha sa mga mata niya. Pumikit na lang siya ng mariin. Napamulat na lang siya nang may magpatong ng balabal sa balikat niya. Nilingon niya ito at nakita niya roon si Jethro. Bahagya itong ngumiti sa kanya, pero agad na napawi na makita nito ang mga luha sa mga mata niya. Napapasong binaklas niya ang kamay nito sa braso niya at humakbang palayo dito. Nag-iwas siya ng tingin at madaling pinunasan ang mga mata. "Umiiyak ka ba? Obvious ba?" singhal niya dito. Natahimik naman ito at pinagmasdan na lang siya. Parang nalulunod naman siya sa mga titig nito sa kanya. Nanghihina siya at nagagalit sa sarili dahil damang-dama niya ang pangungulila kay Jethro kapag malapit ito sa kanya. "Bakit ka ba pumunta pa dito?" "Nag-aalala ako sa iyohan. Malamig dito at napakalakas pa ng hangin." Napabuntong hininga siya. Tumanaw ulit siya sa dagat bago lumingon kay Jethro. Hindi niya alam kung nagtatanga-tangahan ba ito para iwasan ang tanong niya o talagang iba lang ang pagkakaintindi nito. "Anong ginagawa mo dito sa Ilocos? Bakit ka pa nagpakita sa akin? Pagkatapos ng lahat na nangyari, bigla na lang kasi itong sumulpot na parabang hindi siya nito nasaktan. Hindi ba nito alam na ilang beses niyang paulit-ulit na sinusubukang magpatuloy ng wala ito? At ngayon kahit papaano ay nakakapagsimula na siya muli, bigla na lang itong lilitaw na parang isang kabuti at ibabalik lahat ng sakit na parang kahapon lang nangyari. Napakasama nito." Lumamlam ang mga mata nito na nakatitig sa kanya. "Because I miss you. I miss my wife. Han," mabining anito at nagumpisang naglakad papalapit sa kanya. Nakita niya namang bumalatay ang sakit sa mukha nito dahil sa nakita nitong pag-iwas niya. Dumilim ang mukha nito kasabay ng pagkuyom ng mga kamaon nito. "Nandidiri ka pa rin ba sa akin, Han?" tanong nito na may pait ang tinig. "Dapat ba hindi?" balik tanong niya dito. "I'm sorry." Napayo ko ito. "Ini-expect mo ba na kapag nag-sorry ka, babalik tayo sa dati?" Nagangat ito ng tingin sa kanya. There's a hope in his gray eyes. "Akala mo ba yung sorry mo nagagawa para makalimutan mo yung ginawa mo o mababawasan ng kahit nakaunti yung sakit na nararamdaman ko? Kaya ba ito nasa harapan niya ngayon at umaarte na parang walang nangyari?" Nagagawa nitong humarap sa kanya at tumingin sa mga mata niya ng diretso. "Namiss mo ako? At dahil namiss mo ako, nandito ka ngayon sa harapan ko, na parang hindi kita nahuling nakapatong sa ibang babae." Natawa siya ng pagak. "Alam mo ba, na sa tuwing nakikita kita, bumabalik yung sakit. Anong dapat kong gawin para mabawasan yung sakit?" Tila hirap na anito. Kita niya ang pamumula ng mga mata ni Jethro sa liwanag na buwan na tumitingin siya dito. Marahan siyang umiling. "Hindi ko rin alam. At kung tatanungin mo ako kung kaya ba kitang patawarin, hindi ko rin alam ang sagot." Yumuko siya at niyakap ang sarili para siyang giniginaw sa lamig ng pagkikitungo niya rito. Huminga siya na malalim para paluwagin ang dibdib niya. "Bukas na bukas din, umalis ka na at bumalik na Manila." Malamig na aniya dito. "Wala na akong babalikan paroon
Ayokong bumalik dun, Han. Nangunot ang noo niya sa sinabi nito. Then you better stay away from me, please. Tumalikod na siya at iniwanan na niya si Jethro. Ilang oras na siya nakahiga sa kama niya, pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Paano naman siya makakatulog kung nasa iisang kwarto lang sila ni Jethro? Nakahiga sa sahig sa tabi ng kama niya ang asawa at tanging comforter lang ang sapin. Dinig niya ang panatag na paghinga nito, tanda na himbing na ito sa pagtulog. Kasasabi niya lang kanina na mag-usap sila na layuan siya nito, pero heto ito at iisang hangin lang ang hinihinghan nila. Tatlo lang ang kwarto sa bahay ni Tita Leti niya. Ang isa ay sa papa niya, ang isa naman sa tita niya, at itong isang kwartong ito ay nakalaan para sa kanilang mag-asawa. Nagulat siya nang pumasok si Jethro sa kwarto niya kanina. Sinabihan niya itong umalis pero nagbibingi-bingihan lang ito. Ni hindi nga siya nito pinapansin. Basta na lang itong kumuha na comforter sa closet at naglatag sa sahig. Sa inis niya, hinayaan niya ito. Alam naman kasi niyang hindi ito sanay mahiga na hindi malambot na kama ang nilalapatan ng likuran nito. Ang kaso ilang minuto na lang ang nakalipas, tulog na ito samantalang siya ang hirap-hirap sa pagtulog. Nagpa siya na lang siyang bumangon at naupo sa kama. Bahagya niyang sinilip si Jethro. Nakasuot lang ito ng boxer habang nakatihaya. Halata tuloy ang umbok sa boxer nito. Pinilit niyang alisin ang mga mata sa bagay na iyon. Iniangat niya ang tingin sa mukha ni Jethro. Nakapatong ang braso nito sa noon nito. Buti pa ang walang hiya, ang sarap ng tulog. Inis na sinipan niya ang hita ni Jethro. Nataranta pa siya at nagmamadaling mahiga nang akmang magigising ito. Nagtalukbong siya ng kumot para magkunwaring natutulog na nang maramdaman niyang bumangon si Jethro. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang lumundo ang kama. Kagat labing inantay niya kung ano ang gagawin ni Jethro. Pero wala itong ginawa. Ilang minuto pa ang lumipas, umalis ito sa kama. Inilabas niya ang ulo niya sa kumot nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Lumabas si Jethro. Saan kaya pupunta yun? Mahinang tanong niya sa sarili. Ano bang pake ko? Inis na bumalik na lang siya sa pagkakahiga at muling nagtalukbong ng kumot. Wala akong pakialam kahit saan pa siya magpunta. Pagkausap niya sa sarili, saka pinilit pumikit para makatulog na. Pero muli siya nagmulat ng mga mata nang marinig ang pag-ingit ng pintuan. Pumasok muli si Jethro. Nakiramdam siya sa mga kilos nito sa loob ng kwarto habang nagkukunwari siyang tulog. Ipinagtimpla kitahan ng gatas. Alam kong hindi ka makatulog. Narinig niyang wika naman ni Jethro. Pumuntong hininga siya at inalis ang pagkakatalukbong ng kumot sa mukha niya. Hindi ako makatulog dahil nandito ka. Maktol niya dito. Wala ako ibang tutulugan, Han. Katwira naman ito at inabot sa kanya ang isang baso ng gatas. Kinuha naman niya iyon. Hindi maganda sa buntis ang napupuyat. Matalim na sinulyapan niya si Jethro. Alam mo naman pala eh, bakit ayaw mong umalis dito? Sikmat niya dito. Hindi ito nagsalita. Tumalikod ito at muli na lang nagtungo sa higaan nito sa sahig. Kung gusto mo talaga ako matulog, umalis ka dito sa kwarto ko. Dahil hindi siya mapakali, hindi niya alam kung hanggang kailan niya pipigilan ang sarili na huwag itong lapitan. Alam ng Diyos kung gaano niya kagustong isubsob ang mukha niya sa leeg nito. Alam ng Diyos kung gaano niya namimiss ang kanyang asawa, kung gaano niya namimiss ang mga yakap at halik nito. Napatitig siya sa basong hawak niya. Nagagalit siya dito, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na gustuhing mabilanggo sa mga bisig nito. Napalingon siya kay Jethro na magsalita ito. Nakaupo na ito sa sahig habang nakapatong ang siko nito sa magkabilang tuhod nito at nakayuko. Kita niya ang lungkot at pagod sa mukha ni Jethro. Huminga muna ito ng malalim bago siya nilingon. Gusto ko munang matulog ng maayos, Han. Kahit isang gabi lang. Hinding-hindi ako nakakatulog simula nung umalis ka. Sumimangot siya. Huwag ka na magpaawa dahil hindi ako naaawa sa'yo. Masungit na aniya dito. Hindi nakakatulog? Hindi ako naniniwala.
Hindi naman na sumagot si Jethro at nahiga na lang. Naiinis na pinatong niya ang baso na wala ng laman sa side table ng kama at nahiga na rin. Kahit papaano nakatulong ang gatas, kaya hindi na niya namalayang nakatulog na siya. Pinipilit niyang iwasan si Jethro. Madalas na hindi siya sumasabay sa pagkain at nagpapahatid na lang ng pagkain sa kwarto niya. Ayaw niyang makita ito dahil wala siyang tiwala sa sarili niya. Nahahalata naman iyon ni Jethro, kaya madalas na nasa labas lang ito ng bahay, tumutulong sa pagsisibak at pagtatanim ng halaman. Gusto na lang niyang matawa, minsan dahil alam naman niyang hindi ito sanay sa ganoong mga gawain, pero nagtitiyaga pa rin ito. Mukha tuloy probinsyanong naliligaw si Jethro dahil sa mga ginagawa nito. Bakit ba hindi mo kausapin ang asawa mo? Tanong ng papa niya na ikinagulat niya. Bigla nila kasi itong sumulpot sa tabi niya habang nakasungaw siya sa bintana at tinatanaw ang asawang habang naghahagis ng patukan ng mga manok. Nakasuot lang ito ng jeans at chinelas. Wala itong damit pang itaas. Malayo sa mga pangkaraniwan itong suot pero kahit gayon pa man, halata pa rin itong isang hari na sa sarili nitong imperyo. Kung ano man ang problema ninyo mag-asawa, pag-usapan ninyo anak. Sa tingin ko naman, kung ano man ang kasalanan na gawa ng asawa mo, nagsisisi na siya. Hindi siya umimik, napayuko siya at nag-iwas ng tingin kay Jethro. Magkakaanak na kayo. Ayusin niyo yun bago pa man lumabas ang mga apo ko. Huwag mo silang imulat sa hindi okay ang pagsasama ng mga magulang nila. Tinapik-tapik nito ang balikat niya at akmang aalis na ito ng pigilan niya. Sobrang sakit kasi pa. Aniya na hindi napigil ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Anak, hindi ka naman masasaktan kung hindi mo mahal ang isang tao. At lahat ng tao nakakagawa ng pagkakamali. Miski ikaw, hindi mo masasabi ang mangyayari sa mga susunod na araw. Gusto mo bang kapag ikaw naman ang nagkamali, kahit nagsisi ka na at humingi ng tawad, hindi ka patatawarin? Anito at muling lumapit sa kanya at niyakap siya. Tao lang ang asawa mo. Hindi ko sinasabing kalimutan mo na lang ang nagawa niya pero alang-alang sa mga anak mo. Pag-aralan mo sanang patawarin siya sa nagawa niya. Inilayo siya nito sa mga bisig nito at pinunasan ang mga luha niya. Alam mo bang tinanong ko noon ang mama mo kung bakit lagi siyang nasa tabi ko kahit pa puro kapalpakan ang nagagawa ko? Tiningala niya ang papa niya at inantay ang sagot nito. Kasi raw ang pag-aasawa, hindi yan isang mainit na kanin na kapag napasok ka pwede mong iluwa. Hindi raw iyon ganun. Kapag naliligaw ang isa, hilahin mo hanggang makabalik sa tamang daan. Hawakan mo na mahigpit ang kamay para hindi maligaw. Gumiti ito sa kanya at hinaplos ang pisngi niya. Hilahin mo pabalik ang asawa mo anak. Huwag mo siyang itaboy dahil baka mas lalo siyang mapariwara. Mas lalo siyang napaiyak. Gayun lang kasi naging matalinhaga ang papa niya. Pero dahil sa sinabi nito, kahit papaano gumaan ang loob niya. Mahal mo pa ba ang asawa mo? Marahan siyang tumango. Mahal na mahal papa. Ngumiti ang papa niya. Halata naman anak. Malungkot siyang napangiti dito. Paano ba lumimot pa? Gustong gusto ko na siyang patawarin pero nandito pa rin yung sakit. Kapag naalala ko yung ginawa niya, kagat labing napapailing siya bago nagpatuloy. If only I can forget then maybe. Marahan siyang inalaw ng kanyang papa. Hindi na kasi niya napigilan ang mapahagulhol. Anak, kung gusto mong magpatawad at tanggapin mo ang ginawa niya, dahil kung pilit mo lang kakalimutan ang naging kasalanan niya at hindi pag-aralang tanggapin, hindi ka makakausad para magpatawad dahil yung betterness itinago mo lang at paulit-ulit lang iyong babalik. Hahabulin ka hanggang sa iyong galit at sakit mas dumoble pa. Napatingin siya sa ama. Umangat naman ang kamay nito at pinunasan ang luha niya. Nasasaktan ako kapag nakikita kang ganyan. At gusto kong magalit kay Jethro dahil alam kong siya ang dahilan kung bakit ka umiiyak. Pero sa nakikitang lungkot at sakit sa mga mata niya, alam kong pareho lang kayo ng nararamdaman. Pareho kayong nasasaktan at ang makakaalis lang ng sakit ng nararamdaman ninyo ay ang isa't isa.
Lumabas na ito at iniwanan siya sa silid niya. Tumayo naman siya sa pagkakaupo sa kama at muling lumapit sa bintana at sinilip si Jethro. Nagkataon naman na lumingon ito sa gawin niya kaya nagtama ang mga mata nila. Kumunot ang noon nito at may pag-alala sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Hanggang sa yumuko ito at nag-iwas ng tingin sa kanya. Umalis naman siya sa bintana at naupo nilang sa kama. Iniisip niya ang sinasabi ng kanyang papa. Kung tutuusin, parang napakadaling gawin ang sinabi nito. Pero bakit para sa kanya napakahirap? Hindi niya alam kung paano magsisimulang tanggapin ang lahat. Paano niya ba tatanggapin ang sakit na nakita niyang may kasiping na iba ang asawa niya? Paano niya tatanggapin na bukod kay Lloyd, may bago na namang anak si Jethro? Saan ba siya dapat magsimula? Dahil sa totoo lang, pagod na rin siya at gusto na niyang matigil ang lahat ng sakit at galit na kanyang nararamdaman.